Mga kainags, may mga nagtatanong sa atin at may mga nagko-comment na kung pwede raw i-share ko yung naging buhay ko rito sa Canada at yung pagkakaiba sa naging buhay ko sa Pilipinas. So marami nagtatanong ng ganyan, kaya pagbigyan natin sila. Alam nyo mga kainags, yung advantage ng tumira dito sa Canada is mabibili mo yung mga gusto mo. Ako, nung dumating ako ng Canada, mula nung base sa aking experience, nung nakarating ako ng Canada, nakabili ako ng sasakyan. Madaling bumili ng sasakyan dito, mga kainags. Mura mga sasakyan dito kung bibili ka lang ng mga second hand. Siyempre, pag brand new, mahal talaga. Pero kung mga second hand lang, madali ka makabili rito. Tsaka, madaling makahanap ng trabaho dito. Kahit ilang trabahong gusto mo, marami. Sa ngayon, siyempre COVID, mahirap ang trabaho talaga ngayon. Pero before ng COVID, madaling makapaghanap ng trabaho rito. At saka dito, hindi mo na kailangan ng NBI, hindi mo na kailangan ng police clearance, o hindi mo na kailangan humingi ng certification sa doktor kung fit to work ka. Dito, pag sinabi nilang, pag in-interview ka, pag nagustuhan nila yung interview mo, sasabihin sa'yo pwede ka na ba mag-start bukas. Ganon kabilis ang trabaho rito. At saka dito mga kainags, walang age limit dito. Kahit na 54 years old ka, 60 years old ka, basta kaya mo yung trabaho, tanggap ka. Yun ang kagandahan dito. At saka dito mga kainags, yung hospital bills, libre, walang bayad. Ang babayaran mo lang is yung mga gamot. Ganun lang ang bayad dito. Katulad nung nangyari sa anak ko, nung nabali yung buto niya sa paa. Aksidente. Aba, inoperahan yun. Awa ng Diyos, wala kaming binayad. Nagulat nga yung anak kong panganay, tsaka yung asawa ko nung sinabi ng doktor nung pauwi na kami. Take care. Yun lang. Sabi nga sa akin, wala tayong binayaran, Papa. Sabi ko, wala anak, kasi magandang benefits siya ng Canada, yung walang bayad yung mga hospital. Tsaka dito mga kainags, yung mga gamit dito, yung mga TV na luma, pero gumagana pa, ayos pa, electric pan, mga bicycle, makikita mo na lang yan sa basurahan, tinatapon na nila kahit ayos pa. Kasi yung iba gusto mag-upgrade, makinsan makikita mo na lang sa mga ads, pinamimigay na lang nila. Kung sa Pilipinas nangyari yung pagkakabali ng paa ng anak ko, naku, Diyos ko po, Panginoon. Dalawa sigurado ang worries ko nun. Yung hospital bills, tsaka yung worries ko sa kalagayan ng anak ko. Tsaka sigurado nun, yung pangatlong worries ko nun, yung buhok na natitira na nasa gilid na lang ng ulo ko, baka mawala pa sa sobrang problema. Hindi naman natin ka gusto mangyari yun, pero buti na lang dito nangyari at dito na kami nakatira noong time na yon. Buti na, matagal na yun, 4 years ago na yun or 5 years ago. Tsaka yung mga pagkain dito na hindi ko nabibili dati sa Pilipinas, nabibili ko na dito mga kainags. Pati nga yung, actually talagang totoo, hindi ako nakakabili ng ano dyan, ng Starbucks sa Pilipinas. Kasi mahal nga. Pero nung dumating na ako ng Canada, kahit siguro 5 beses ako mag-Starbucks sa isang araw, kaya kong gawin. Kasi yung value ng pera rito is iba kumpara dyan sa atin. Katulad ng mga gamit sa pagkakarpentero sa bahay, hindi talaga ako makabili. Katulad nga lang, isang pirasong wala pang brand na driver, hindi ako makabili dyan . Pero dito, mga kainags, mura yung mga gamit dito. Kayang-kaya mong bilhin. Labor lang ang mahal dito. Kaya, nabibili ko yung mga gusto ko dito. Tsaka yung sasakyan dito, talagang kailangan mo ng sasakyan dito. Necessity talaga siya dito. Hindi siya pamporma, talagang kailangan mo talaga para makapunta ka sa gusto mong puntahan. Dumating kami ng Canada, kasama ko na yung family ko. Actually, wala talaga kaming gamit.
As in, wala. Zero talaga yung loob ng bahay namin. So, ang kagandahan lang sa Canada, mayroong kang tatawagan na parang agency at magbibigay sila ngayon ng mga lumang gamit para makapagsimula ka. Lahat yung libre, mga kainag, so walang bayad. Magmula sa damit, magmula sa kama, natutulugan mo, kutsyon, upuan, mga gamit sa pagkain, mga plato, lahat. Bibigay sa iyo yun para makapagsimula ka, para sa mga new migrate. Ganun kaganda dito, mga kainags. Parang talagang suportado ka na suportado ng gobyerno. Ang disadvantage lang dito is puro ka lang trabaho, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Minsan yung mga masasayang nangyayari dyan sa atin sa Pilipinas, hindi mo na magagawa kasi katulad ngayon, winter. Walang tao talaga sa labas. Winter is a lonely, lonely time, lonely moment talaga kasi halos lahat ng tao is nasa loob ng bahay. Lahat nakasarado ang bahay at walang lumalabas. So, malungkot talaga ang winter dito. Unlike pag summer, yan, masaya ang summer, maganda. Kaya talagang pag summer na, spring, talagang nagbubunyi kami sa kasiyahan, sa kaligayahan. Kasi alam namin, summer na. Tsaka dito, nung nagkaroon ng COVID, yung anak ko, yung dalawa kong anak, tsaka yung asawa ko na wala ng trabaho. Pero tatlo sila, sinusuportahan sila financially ng gobyerno ng Canada. So narinig ko dyan sa atin sa Pilipinas, sa isang family, kahit na ilang tao kayo sa family, isa lang yung binibigyan ng ayuda. Kaya nakakalungkot mabalitaan. Yan mga kainags, yan yung upuan na inuupuan ko dati nung mag-isa pa lang ako dito sa Canada. Diyan ko tinitingnan sa lake na yan, yung mga patong tumatawid, yung mga isda minsan na tumatalon. Inaaliw ko yung sarili ko kasi nalulungkot ako nung time na yon. Kaya masarap talagang balikan yung mga memories dati. Kung tungkol naman sa gastusin ang pag-uusapan natin, yung kinikita namin dito sa Canada, sakto lang kasi dito rin naman namin ginagastos yung perang sinasahod namin. Okay lang sana kung dito kami sasahod, pero dyan namin gagastusin, mas maganda. Kaya dun sa mga kaibigan natin na mas bata pang edad sa atin, na nagbabalak kumuha ng bahay, lagi kong sinasabi na make sure na wala silang utang or bayaran muna nila lahat ng utang nila bago sila kumuha ng bahay, kasi pag kumuha ka na ng bahay dito, at meron ka pang utang, naku, Diyos ko, sakit sa ulo yan. Kasi pag kumuha ka ng bahay, lalabas yung property tax mo, babayaran mo, life insurance yung dalawang mag-asawa, yung mga bill sa bahay, tubig, kuryente, lahat. Kaya make sure wala kayong utang bago kayo bumili ng bahay, para bahay lang ang iisipin yung babayaran at yung mga bills, lalo na kung paycheck to paycheck lang ang inaasahan natin. Kaya ganun, uy, mukhang napapalayo yung lakad natin, mga kainags, ha. Tara, balik na tayo. Ituloy na natin yung bed frame na ginagawa ko para madaling matapos. Thank you.
Ganda ng araw, no? Tirik na tirik, ano? Ulo ko yan. Kayo talaga, oh. Buti na lang, tinutulungan tayo ni Snowman, tagahawak. Yan mo, yan mga kainags. Malapit na natin matapos tong bed frame. Sino ba yun? Lamig-lamig eh. Ayan mga kainags, ginabi na tayo. Shoutout muna tayo ngayon. Shoutout sa naging ka-workmate ko na si Alfred Arquines and family. Shoutout kay Francis Farinias. Shoutout sa kumari ko na si Mika Sinisa. Shoutout din kay Jude Season. Shoutout din kay Wilfredo de la Cruz, nakaibigan natin. At shoutout din sa best friend ko na si JR de la Cruz. Sa mga nag-subscribe, nag-likes at nag-shares ng video ko, maraming salamat po sa inyo. At sa mga gusto mag-subscribe, press the subscribe button lang po sa baba. Maraming salamat.